Hello! Welcome back! So, sa video naman natin ngayon, pag-uusapan natin yung tungkol sa dry dock. Diba, in my experience, sa Inter-Island pa ako dati, naka-dalawang beses ako naka-dry dock eh. Naka-experience ang dry dock. So, actually, doon sa pinasukan kong company, shipping company, every 5 years magkaroon talaga ng dry dock ang isang barko. So after 5 years mag dry dock siya. So ano ba yung mga importanteng gagawin sa dry dock? Paano ba pinagawa ang dry dock? At saka of course, pag sinabi mong dry dock, so parang may idea tayo na dry. So hindi lulutang sa tubig dagat yung barko. Diba? Oh, yan, ganyan. So, paano na yung tinatawag nating cooling system? Kasi in most cases, sa cooling system, isa diyan ang importante yung seawater, yung tubig dagat para sa cooling system. So, anyway, may iba na tayong gagawing video tungkol sa cooling system. Basta yung cooling system, isa rin yung importanteng part para ma-maintain natin yung gustong temperatura ng mga machineries natin sa barko para hindi tayo magkaroon ng mga overheat. Okay? So, ganyan. So, saan ba? So, ibig sabihin, pag naka-dry dock ang barko, nako, blackout na naman. Ibig sabihin, wala yung main generator natin. Pinapara yan, pinapatay yan. Pati si emergency generator, ayaw kasing gagamitin yan kasi kunti lang load yan eh. Kayang dalhin niya, kunti lang ang kayang dalhin na load niyan. Pang emergency lang talaga. So, saan tayo kukuha ng power? So, yon. So, kukuha tayo ng power doon sa mismo sa shore. Yung saan tayo naka-dry dock, then doon. May facility doon na magsusupply ng power papunta sa barko natin. Yon. So yon ang pag-usapan natin, saan ikabit yung kable nila. Okay? Okay. So saan ikabit? So ngayon, papasukin natin yung emergency room namin sa barko. At saka pupuntahan natin yung box na tinatawag nating shore connection box. So yan. So itong si shore connection box, dito mo ikakabit yung kable galing sa shore. Of course, may shore yan eh. Okay? So, galing doon, dito sa kung saan kayo naka-dry dock. Kasi, yung barko natin, or yung barko, actually, hindi na nakalutang yan sa dagat. Diba? Yung sinasabi ko, nakalagay yan sa karo. Or minsan, nakalagay yan sa tawag na floating dock. Okay? Pero yung barko natin, nakakarga doon sa floating dock na yan. So, wala pa rin cooling system. Wala pa rin tubig dagat. Okay. So, kulang. So, ito yung tinatawag na shore connection box natin. So, kung titingnan mo, mayroon tayong importanteng tingnan yan, yung dalawang ilaw na to. Pag ipindot mo itong button na ito, iilaw to. Dalawa. Iilaw. So, dapat, ang ilaw dito na banda is tama-tama lang. Pero dito, medyo dimmer. So, yan ang dapat mangyari. Bakit? Ito talaga ang mag-determine ng proper rotation. Okay? Take note for the word proper rotation, ha? So, ano yung proper rotation yan? Phase mo. Phase rotation, actually. Because, nagamit tayo ng three-phase na alternating current AC. So, dapat tama ang phasing natin, rotation. Or else, pag hindi tama yan, alam na natin ang mangyari. Baliktad yung rotation ng mga fan motors, baliktad yung rotation ng mga electric motors natin. At saka yan ang magka-problema tayo dyan. Okay, so importante talaga ito. Okay, so paano ba i-connect yun? Okay, buksan natin yung box na to. Okay, buksan. Ta-ding, ta-ding. Okay. So, dito makikita natin, mayroon na naman tayong circuit breaker. Okay, so hindi siya air circuit breaker type. So, 300 amperes lang ang kaya niya. So, ibig sabihin, yung
sure power natin, konti-konti lang ang load na kakayanin niya. Okay, konti-konti lang. So, dito yan makikita mo. So, dyan. So, dito ikakabit yung mga kable galing sa shore. So, of course, apat yan. Bakit apat? Tatlo lang nakita eh. Para saan ang isa? Of course, yung isa para sa ground. Okay? So, sa ground yan. So, saan parte bahagi ng barko ikakabit yan? Walang problema. Metal ito eh. Metal ang barko. So, dito ikakabit mo yung tatlong kable na may power supply. So, in common cases, mayroon tayong tatawag na RST. RST ang tawag. So, itong color coding nito, yung pula, white at saka blue. Yung iba naman, pula, white at saka black. So, yan. So, ibig sabihin, itong red, itong pula, line 1, itong white, line 2, itong blue, line 3. Okay. So, ganyan. So, dito yan, ikakabit ang kable. Okay? So, naturally, klarong-klaro yan. No? Twist up, tank. Okay, punta dito sa circuit breaker. Tapos, pag i-on mo yung circuit breaker na yan, tatago sa baba, so supply, papunta na ito doon sa main switchboard natin. Okay? Klarong-klaro. Okay. So, now, naikabit mo. Tapos ka na nagkabit dito. Kabit mo na yung tatlong power supply natin, no? Of course, walang power yan, no? Patay kang bata ka yan. So, in most cases, si Ilig ang magkakabit dito. Maliban lang kung taga-shore ang magkakabit yan. Pero in most cases, in my experience, si Ilig. So, dito ikakabit. Halimbawa, dito si line 1, dito si line 2, dito si line 3. At saka, take note, yung iba namang mga taga-shore, ang ibigay nyo na kable is hindi naka-color coding yan. Hindi, katulad niya na may pula, white, at saka blue. Yung iba, pareho ang kulay. So, ang gagawin mo yan is parang trial and error ang gagawin mo. Okay. So, halimbawa, ganito, may nakabit ka ng isang, dito, lambaw isang kable. Okay, tapos na yan. Pag nandyan na, nakukunik na, ready na, okay, signalan mo o sabihin mo sa taga-shore na okay na. Pwede na nilang i-on yung power doon para papunta dito sa barko natin. Okay, halimbawa, na-on na nila. So, dito na, i-check mo yung phase rotation. Okay, dito. Balikan natin. So, dito na. So, pag nandoon na yung, nakakunit na yung power, na supply na tayo ng papapuntang barko dito sa barko natin, of course, take note, dapat ha, naka-off pa yung breaker natin. So, dito na. Pipindutin muna ito. Paganon. So, pag pindut mo, be sure nga itong ilaw dito is tama-tama lang at saka yung ilaw dito is parang dim-dim siya. So, dili sila pareho. So, pag ganyan, mean to say, tama ang connection mo. Tama ang phase rotation. Pero, kung baliktad, dito yung dim, dito yung medyo tama ang ilaw. So, ibig sabihin, baliktad yung phase rotation mo. So, hindi tama yan. So, huwag kang mag-proceed na mag-supply, papasok sa barko yung power. Baliktad ang ikot ng mga electric fan mo. Baliktad ang ikot ng mga electric motor mo. Nasisira yan. Magkaroon din ng problema dyan. Okay? So, ang gagawin mo, alarms na. Balikan mo dito. Tapos, sabihin mo doon sa nag-control ng shore power na paki-off muna, paki-para muna kasi baliktad ang rotation. Baliktad ang phase rotation. So, alam naman natin, veterans move, three phase, tatlong wire, line 1, line 2, line 3. Anong gagawin para kung magkaroon ng baliktad na phase rotation? So, naturally, just exchange two wires. Okay, dalawang wire lang i-exchange mo, i-interchange mo lang. So, limbawa, ito yung line 1, ito line 2, line 3. So, pwede line 2 at saka line 1, ganyan, ibaliktarin mo lang.
Si line 2, ikabit mo dito sa ang line 1. Si line 1, ikabit mo dito sa line 2. O, yun na. Tama na yan. O kaya, si line 2 at saka line 3, i-interchange mo lang. Si line 3, dito ilagay sa line 2. Si line 2 na kable, ilagay sa line 3. Or, si line 3 na kable, ilagay mo kay line 1. Line 1, ilagay mo kay line 3. So, yan. Yun lang. VTrans move. Madali lang. Okay? So, pag ganyan, of course, manigurado tayo. Balik ka na naman dito. Pindot ka naman. At saka, yun na. Dapat tama-tama ang ilaw. Dapat dim siya. So, with that one, okay ka na. Pero, you are not 100% sure, ha? Okay. So, this time, pwede mo nang i-switch on ang breaker. Dito. On mo. So, pag on mo, huwag kang mag-alala kasi mayroon pa tayong isang circuit breaker nandoon sa main switchboard. So, ibig sabihin, hindi pa tayo totally nakasupply ng power sa barko galing shore. So, pag on mo dito, tagang. Okay. So, pag on mo niyan, of course, pupunta tayo doon sa main switchboard. Mayroon din katulad doon na ganitong circuit breaker. And take note, yung circuit breaker na yan is the same, naka-electrically interlock siya sa main switchboard. Ibig sabihin, hindi mo yan ma-on kung mayroon pang power sa main switchboard. So, dapat walang power. So, dapat lahat na mga power doon dapat naka-disconnect. So, ibig sabihin, hindi talaga umaandar yung main generator natin. Naka-down lahat na mga air circuit breaker. Okay? So, pag i-on mo yan, and automatically, may supply na tayo sa main switchboard. And beware and take note na main switchboard ang supplyan nito. At saka, be aware na 300 amperes lang ang kaya niyang current na load. So, dapat piliin mo lang kung anong mga machineries, anong mga equipments ang papaandarin mo na tamang-tama lang sa 300 amperes. Or else, mag-overload tayo, magkaroon naman tayo ng trip sa circuit breaker. Yun lang. Okay. But of course, take note ha? Take note, diba? Power natin, pinara. Excuse me, pinara ang main, mga main na generator. So, dapat pala, yung emergency generator control panel natin, dapat yan makalagay from auto to manual. Bakit? Oh, klarong-klaro, diba? Pag nawala yung power sa main switchboard, pag nakapara yung main generator natin, automatically, since naka-auto yan, itong si emergency generator aandar yan. Take note po that one, aandar yan. So, parang hindi siya mag-automatic mag-andar, automatic mag-energize, ilagay mo sa manual. Okay? So, pag naka-manual ito, kahit malang nagkaroon na tayo ng total blackout kasi pinara na natin yung main generator, okay, wala ng power sa main switchboard, so hindi pa rin aandar si emergency generator since naka-manual. Unless, pipindutin mo naman balik itong si engine start. Okay? Laro. So, dapat naka-manual yan. Okay. So, pag naka-manual yan, okay na. So, yun, no? Yun ang simple na explanation dito sa connection natin sa shoreline. So, ganyan lang kasimple. Okay? So, ganyan. So, the same procedure, excuse me, pag matapos na ang dry dock, so, naturally, ibabalik na naman tayo. So, dapat magpaalam na naman doon sa shoreline na tapos na, ready na magpaandar, may tubig na, may cooling system na, ganun-ganun. So, dami pang proseso hintayin. Basta, pag gusto mo nang ipapara yung power supply sa shore. And always take note, pag ikaw yung electrician, take note, before mo i-energize yung power na to, yung circuit na breaker na to, o kaya na-energize muna, titingnan mo muna yung meter doon sa shore. Baka pa man ma-charge tayo ng malaki kahit kunti lang na
kuha natin. Okay? So dapat tingnan mo kung ano ang nakatadak doon bago magsimula. At saka pagkatapos ng dry dock, pag disconnect mo sa linya, tingnan mo doon kung ano nakatatak para makompute kung ilang kilowatts lang ang na-consume natin. Okay? So klarong-klaro na 'yan. So 'yan lang kasimple. So but ito talaga ka-importante. Okay? So sa ibang mga video na naman, pag-usapan din pa natin kung ano ang mga possible na mga equipments ang pwede nating gagamitin na pinaka-importante na ginagamit yung shore connection lang. Okay? So thank you. Before that one, additional, yung dito pala, yung sinabi kong hindi wala, hindi pa tayo 100%. Isalimbawa, nauna circuit breaker, nauna din circuit breaker daw, so main switchboard, may power na tayo sa barko. Of course, you have to test any of the three phase na mga fan. Tingnan mo, i-on mo yung mga ventilation dyan. Example, main engine ventilation fan. I-supply mo para pag-on mo, ma-feel mo na kung may hangin, minto si pa-supply siya, hangin papasok, then okay. O i-choose mo. Or, papaanda rin mo isa sa mga 3-piece na mga motor ninyo. Tingnan niyo ang ikot kung tugma ba sa rotation direction. So yan ang pag-testing kung tama-tama. And kung tama, and that is now 100% okay na ang phase rotation natin. Okay? So I think that's all. Simple lang mga explanation natin, but at least man lang mayroon tayong nakukuhang mga konti-kunting mga idea. And again, thank you for watching, and please continue to subscribe, like, and share. Baboo!